Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Here's part 9 ng ating paggawa sa ating Drip Beta Gallery. Yung hose na ginagamit ko ay tinatawag na pneumatic hose. Ito ay mahirap hanapin sa mga hardware and sa Shopee ko siya nabili. Mas matigas to compared dun sa mga regular na air hose and gumagamit lang ako ng heat gun para lagyan ng curve yung unang part ng ating hose. Once malambot na yung part nung hose ay ibebend nyo lang siya and gagamit lang ako ng tubig para maging permanent yung pagbend or yung shape ng ating hose. Next, tingnan natin yung first fitting. Kita nyo na maluwag pa yung entrance ng ating pneumatic hose dun sa butas ng ating overflow. Ang ginawa ko, again using the heat gun, ay nilakihan ko yung butas ng ating hose para sisiksik siya kapag pinasok natin dun sa ating beta tank. Makakatulong tong process na to para hindi mag-leak yung tubig galing sa ating mga beta tanks papunta sa kunsaan-saan. So, kailangan siksik siya. Now, try natin yung second fitting and makikita nyo na fit na talaga yung hose and meron na siyang parang stopper. So, kahit anong gawin natin dyan ay hindi na yan matatanggal. Gagamit lang ako ng silicone sealant para i-seal yung hose dahil hindi lang enough na fit lang siya, dapat i-seal natin. Lalagyan ko yung inner part ng hose natin tapos ipapasok ko na siya dun sa butas ng ating overflow. At first, pinlano kong gumamit ng glue gun pero I think that would not work. Medyo instant yung process na yon and baka hindi lang maging maganda yung kalabasan. So, i-push na natin ang sealant. Now na sealed na yung inner part ay lalagyan ko naman yung outer part ng ating tank ng sealant. Para sa akin, importante na both sides ay nakaseal para hindi talaga magkaroon ng leak ang ating beta tanks. After kong i-seal yan ay pinapolish ko lang yung sealant using a paintbrush para kumapit na talaga dun sa ating hose and dun sa ating